po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 24, 2023, Linggo, at ngayon po ay 25th linggo sa karaniwang panahon. At ngayon din po ay pinagdiriwang natin ang National Seafarers Day at Migrant Sunday. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 55, verses 6 to 9. Hanapin ng Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang taligtad, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay Linggo na naman at tayo po ay nasa 25th linggo sa karaniwang panahon. At sa linggo pong ito ay ating pong pinagdiriwang itong National Seafarers Day at Migrant Sunday, kung saan ating inaalala ang lahat po ng mga Pilipino, no, na mga nangingibang bansa, mga nagtatrabaho sa karagatan, mga seaman natin, at yung mga Filipino abroad, no, na talagang pinipili at hindi man pinili pero sadyang dito nila nakita ang pagkukunan nila ng kanila pong pangangailangan para makasuporta sa kanilang pamilya. Kaya sila po, no, hindi madali ang kanila pong pinagdaraanan, ang kanila pong nararanasan habang sila po ay nasa malayong lugar, malayo sa kanilang pamilya. Kaya sila po ay ating idinadalangin sa mga misa sa linggong ito upang sila po ay mas maging matibay, matatag, no? Dahil nakakalungkot na malaman na maraming Pilipino, ang pamilyang Pilipino ang nagkakawatak-watak, nasisira dahil lamang sa ganitong sitwasyon ng ating pong mga kababayan. Pero ganun pa man po, nawa ang pahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías, no, ay patuloy na pumasok sa ating mga buong pagkatao, no, na paanyaya na magbalik loob sa Diyos, ang hanapin ng Diyos. No. Kaya nga ng ating pinagdiriwang ngayon, hindi po masama, no, na mga ibang bansa, hindi masama na lumayo, no, sa inyong pamilya, pero wag na wag natin po sanang hahayaan na pati sa Diyos ay malayo tayo. Dahil kung tutuusin, ang Diyos ay naririyan, kasama natin, kahit saan tayo mapadpad, nandiyan dyan siya. Lalo tigit, no, kung sabi nga, kung siya lamang ay ating hahanapin, makikita natin siya. Dahil hindi po mailap at hindi po nagtatago ang Diyos sa mga taong nais siyang makita, nais siyang madama. Lalo tigit sa mga panahon ng kalungkutan, no, na yung pakiramdam na nag-iisa, dun natin dapat lalo't ilingin, no, na makita ang Diyos. So, mga pagkakataon na napapaisip marahil ang iba natin mga kababayan na nasa ibang bansa kung bakit pinahintulot, no, ng Panginoon na mangyari ito, pero sadya pong mahiwaga po, no, ang paraan ng Diyos. Iba po talagang bahagi na ng plano ng Diyos, no, na gamitin ang sitwasyon para doon ay maikalat ang mabuting balita, madala ng mga Pilipino sa kanila pong mga pupuntahan, mga pamasa, barko man yan o nasa lupa, ay
madala pa rin nila ang mensahe ng mabuting balita. Para sana po sa mga pamilya na mayroon pong nagtatrabaho abroad, tiyakin natin na hindi maputol ang komunikasyon. Tiyakin natin na laging maisama sa mga dasal ang inyo pong mga kapamilya na nagtatrabaho malayo sa inyo. Pahalagahan din ang kanila pong mga sakripisyo, ang kanilang mga paghihirap, bigyan ng pagpapahalaga ang kanilang mga iniipon, mga ipinapadala para mabigyan ng magandang bukas, no, ang kanilang mga pamilya. Pero isang malaking bagay po ang magagawa ng mga pamilya ay ang laging magdasal at sa kanila pong pagsisimba, hindi man kasama ang kanilang mahal sa buhay, ay maisama rin nila ito sa panalangin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.